Hello mga boss, ang gagawin natin ngayon, kung napapansin nyo, meron tayo dito na isang CRT TV na ang brand ay Samsung. Ayan. So ang issue nitong TV na itong mga boss, nagpa-power on naman siya, kaso yun nga lang, parang pincushion yung kanyang problema mga boss. So itatry natin para mas makita nyo yung kanyang problema. Ayan, ito yung kanyang power cord, so isasaksak ko mga boss. Pagmasdan nyo yung kanyang display. So, kung napapansin nyo, ayan, yung kanyang indicator, nag-oscillate naman tong TV. So, tignan nyo yung kanyang display, mga boss. Ayan, kung napansin nyo, ganyan yung problema nitong TV. So, parang hindi nalalayo sa pincushion na trouble, mga boss. Ayan. So, yok ko na, mga boss, baka lumaki pa yung problema nitong TV. Nakita nyo mo boss yung problema nitong TV, so bubuksan na natin to para malaman na natin kung anong posibleng problema. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. Sa mga nagpapa-shoutout pala mga boss, after na lang natin ma-repair tong TV. So, tapusin nyo lang tong video mga boss para hindi nyo ma-miss. So, balik tayo dito sa TV. Kung napapansin nyo, yan yung kanyang board. So, tatanggalin ko lang muna mga boss. Ayan mga boss, so unang gagawin natin dito, mag-check muna tayo ng mga solder dito sa kanyang board bago tayo mag-troubleshoot. Lagi ko naman din sinasabi sa inyo yan mga boss, bago kayo mag-troubleshoot, i-check nyo muna yung mga basic. Like yung pag-check sa mga solder or sa mga components. Base sa tingin lang mga boss. Ayan, kung titignan natin, parang okay naman yung kanyang mga solder. Ayan. Base sa nakikita ko mga boss, okay naman itong mga solder nitong kanyang board. Pati dito sa kanyang power supply. So, okay pa yung kanyang mga solder. Ngayon, okay itong kanyang mga solder mga boss. So, sunod na gagawin natin, mag-check na tayo ng mga parts dun sa kanyang horizontal states. So, hindi na natin kailangan pa mag-check ng voltage dito mga boss kasi nga nag-oscillate naman itong TV. So, meaning nun mga boss, okay yung kanyang B+. So, ngayon, ang i-check natin ngayon yung mga components dun sa kanyang horizontal states. So, gawin na natin. Ayan mga boss, so sabi ko nga mag-check na tayo ng mga parts dito sa kanyang horizontal states. So, ito yung gamit natin na pang-test ng mga components mga boss or parts. Napansin nyo, nakaset yung aking tester sa buzzer. Sa analog, times 1 yan mga boss. So, unang i-check natin dito sa kanyang horizontal states mga boss, yung kanyang mga inductor coil. Sa mga beginner na hindi pa alam yung mga inductor coil, so ipapakita ko. Ayan mga boss, yan yung tinatawag na inductor na mas kilalang tawag na mga coil. So, ipetest na muna natin yan mga boss bago tayo mag-test ng mga ibang components. So, ang pag-test sa mga inductor coil, parang nagtetest lang tayo ng fuse. Pakinggan nyo mga boss. Ayan, kung naririnig nyo, nagbabuzzer yung tester. So, meaning yan, good yung inductor. Ayan, sunod yung isa. Ganon din mga boss, once na nagbuzzer yung aking tester, ibig sabihin, good yung coil. Ayan. So, itong pangalawang coil mga boss, ayan, naririnig nyo, okay rin tong pangalawang coil. So, ito naman pangatlo, ayan. So, ganun din mga boss. Ibig sabihin, okay itong kanyang mga inductor coil. Walang problema itong kanyang mga inductor. So, ngayon, sunod na gagawin natin. Ngayon mga boss, sunod na i-check natin dahil okay yung kanyang mga inductor. Sunod na i-check natin dito yung kanyang horizontal drive. Itong transistor mga boss. Ayan. Yung tatlong paan na yan. Yan yung i-check natin. So, ipapakita ko para makita nyo. So, ito siya mga boss. Ayan. Yung kulay itim na tatlo yung kanyang terminal.
Transistor yan mga boss na PNP. So, i-check din natin yan mga boss. Gawin na natin. So, hindi ko na pala ipapagita pa yung pag-test dito mga boss. Itong transistor na to. Kasi nga, panigurado, marunong na rin naman kayo mag-test ng mga transistor. Kasi nung nakaraan na video natin, may ginawa akong video kung paano i-test yung mga transistor. At isa pa pala mga boss, may iba lang. Sa inyong mga beginner or baguan, mas better kapag nagtetest kayo ng mga transistor, mas better kung tanggalin nyo mismo dito sa board para matest nyo ng maayos yung transistor na tinetest nyo. So, dito sa video na to mga boss, hindi ko natatanggalin pa yung transistor para mapabilis na lang tayo. Ayan mga boss, base sa pag-test ko dito sa kanyang horizontal drive, okay naman tong transistor. Wala namang problema mga boss. Ngayon, sunod na i-check natin. Dahil okay yung kanyang inductor, horizontal drive, yung kanyang transistor. So, sunod na i-check natin dito yung mga mylar capacitor mga boss. So, yun naman yung sunod na i-check natin. Ayan, yung kulay blue, kung napapansin nyo. Ayan. Yung maliliit na mylar capacitor na yan mga boss, or ceramic. Ayan, yung kulay green, orange. So, yan na muna yung itetest natin ngayon mga boss, yung maliliit na mga capacitor. So, lahat ng tinetest natin ng mga parts mga boss, sa horizontal stage lang. Kasi yung problema nitong TV, yun na nga, parang fincation. So, kailangan mag-focus lang tayo dito sa kanyang horizontal stage. So, i-check ko lang mga boss, ayan. Yun mga boss, base sa pag-test ko dun sa kanyang mga capacitor na ceramic or mylar dito sa kanyang horizontal stage, wala akong nakitang problema mga boss. Ngayon, sunod na i-test natin yung malalaking capacitor. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga boss, so yan naman yung sunod na i-test natin, yung mga capacitor na yan, na mga timing or snubbing dito sa kanyang horizontal stage. So, bago ko i-test tong mga capacitor na to mga boss, ayan, yung kulay red, uulitin ko lang, kapag ganyan yung problema ng isang CRT TV, kailangan mga boss, mag-check lang tayo ng mga parts dun sa kanyang horizontal stage. Kasi, base sa problema nitong TV, nakita naman dun sa kanyang display, horizontal problem. So, kailangan mag-check lang tayo ng mga parts dito sa kanyang horizontal stage. So, ganun yun mga boss. So, ang set pala ng ating tester mga boss, dahil yung ititest natin ng mga capacitor ay mylar, so kailangan iset natin yung tester sa nanofarad. Ayan. Sa analog mga boss, kung wala kayong ganitong tester, pwede naman sa analog. Pero mas maganda kung ganito, makukuha talaga natin yung reading ng capacitor na tinetest natin, malalaman talaga natin dito sa tester na to. Kung ano yung naka-indicate dun sa mylar capacitor, mariread natin dito sa tester. Ayan mga boss. Kung napansin nyo, nung tinest ko yung capacitor, wala akong na-read dito sa aking tester. So, kailangan natin tanggalin yung capacitor na itetest natin mga boss dito sa kanyang board para maitest natin ng maayos yung capacitor. So, tatanggalin ko muna yung mga kapasitor. Ayan mga boss, natanggal ko na tong isang kapasitor. So, ang value nitong kapasitor, ayan, kung nakikita nyo, 103J. So, sukatin natin dito sa tester mga boss, dapat ganun din yung ma-read natin dito sa tester. 10 nanofarad. So, tingnan nyo mga boss kung tama ba, kung okay pa ba tong kapasitor. Ayan. Set ko lang yung tester mga boss para mas makita nyo. So, kailangan yung ma-read natin dito ay 10. 10 nanofarad mga boss. Ayan, wala. Ulitin natin mga boss, ayan. So, kung napapansin nyo, ayan,
10.06. So, ibig sabihin mo, boss, tong capacitor na to, okay. Good tong capacitor na to, mga boss. Sunod, mga boss, yung isa, tatanggalin ko rin yung isa. So, itetest natin lahat yan, mga boss, yung capacitor na Mylar, yung kulay red. So, tatanggalin ko lang, ayan. Ayan, mga boss, natanggal ko na tong pangalawang capacitor. So, ang value nito ay 273J. So, kailan yung ma-read natin sa tester ay 27 nanofarad. So, tignan nyo yung aking tester, mga boss. Ayan. So, kung napansin nyo, 26.90 nanofarad. So, okay itong capacitor, mga boss. Good din tong capacitor na to. Ngayon, yung pangatlong capacitor, mga boss, yun naman yung tanggalin natin. Ayan. So, ito yung pangatlong capacitor, mga boss. Ito naman yung sunod na itetest natin. So, ang value nito ay 254J. So, medyo mataas yung nanofarad nito, mga boss. Kailangan yung masugat natin dito sa tester ay nasa 250 nanofarad. So, tignan natin, mga boss. Ayan. Kung napapansin nyo yung tester, mga boss, wala tayong nare-reading dito sa capacitor na to. Ayan, kung titignan nyo yung tester, zero, mga boss, ayan. So, posible, mga boss, sira tong capacitor. Ito yung sira. Ayan, no? Wala talaga. So, wala nga, mga boss. I-try ko sa analog tester para makasigurado tayo, mga boss. So, ito yung analog tester. Dito natin itetest. So, iset natin yung tester, mga boss, sa, ayan, kung nakikita nyo, time is 100K. So, tignan natin. Dapat, ang makuha natin resistance dito sa analog tester, papalo ng konti yung needle nitong ating tester, mga boss, ayan, konti lang, tapos babalik. So, dapat ganun yung ma-read natin dito sa tester. Yung resistance na makikita natin. So, tignan natin, mga boss, ayan, tignan yung mabuti yung tester. Kung napansin nyo, mga boss, pag tap ko dito sa capacitor nitong ating test probe, hindi man gumalaw tong ating needle dito sa ating tester. So, talagang sira tong capacitor na to, mga boss. Ayan. Open tong capacitor. So, mag-aanap muna tayo ng pamalit dito, mga boss. Ang value nito ay 254J. So, hanap muna ako, mga boss, para malaman na natin kung maayos na ba tong TV. So, hanap muna ako, mga boss. Ayan, mga boss. So, meron na akong nahanap na capacitor. Ayan. So, ito yung dating capacitor na sira, yung open. Ayan. So, ilalagay ko lang to, mga boss, para malaman na natin kung mag-okay na ba tong TV. So, ilagay ko lang, mga boss. Ayan, mga boss, tapos ko nang may balik yung mga capacitor. So, ito yung capacitor na nakita natin ng problema, yung open. Ayan. Ngayon, itry natin tong TV. Ito yung kanyang power cord. So, isasaksak ko na siya, mga boss. Ayan, kung napansin nyo, nag-on na tong TV. Ngayon, tingnan natin dito sa display. Ayan, mga boss, dito pa lang, malalaman na natin na okay na tong TV. Ayan, no? Kung titignan nyo, ayan siya, mga boss, okay na tong TV, ayan. So, maliwanag pa tong TV, mga boss. Ayan, no? So, bali, ang naging problema dito sa TV na to, mga boss, ayan, yung kulay red na capacitor. Ayan. So, ito yung naging salarin, bakit nag-lock out tong TV. Itong capacitor na to, mga boss, ang value nito ay 254J. So, ito yung naging problema. Ayan, mga boss, dahil okay na tong TV, so, sunod na gagawin na lang natin yan, ibabalik ko na lang yung kanyang board, tapos, konting linis, papakuha ko na, mga boss. Pero bago yan, shoutout muna pala tayo. Ayan, mga boss, shoutout nga pala kay Ariel Goldulao,
Shoutout sa'yo, boss. At kay Ryan Crossit Tech, ayan, isa rin tong technician na vlogger mo, boss. Subscribe kayo sa kanyang channel, Ryan Crossit Tech. Shoutout sa'yo, boss. At kay Sir Aldonaire from Municipality of Alcoy, Cebu. So, shoutout sa'yo, sir. At kay Junedes Cabiles from Talisay City. Shoutout din sa'yo, sir. At kay Tessie Aguilar. At last but not the least, kay Ma'am Marlali Galero. So, shoutout sa inyo lahat, mga boss. Maraming maraming salamat sa inyo, mga boss, sa walang sawang pagsuporta dito sa ating channel. Salamat, mga boss. So, balik tayo. Ayan, mga boss. So, bali, sasara ko na lang tong TV na to. Ibabalik ko na lang yung kanyang board. Sa mga bago pa pala dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So, maraming salamat, mga boss. Peace.